yun na nga, guys. Good morning, mga ka-Earthlings. So, pagtatalakayin natin ngayon yung mga presyo ng paninda ngayong Burman. Siyempre, ako, nagtitinda ako ng gulay. Tapos, yung iba kong gulay is galing sa Baguio. Ngayon, actually, napapabalita nga na medyo mababa yung sayote or iba pang gulay sa Baguio. Sa akin lang naman, syempre, sa Baguio yun, nandito tayo sa Manila, so expected na natin na meron yung talagang patong. Tapos, meron yung magagasli na ka, toll gate mo, kargador mo, syempre, kung marami kang pamimili. Pero, it's more convenient naman kung yung mga nagpunta ng Baguio na masyal doon na rin namili ng mga pangrekado nila or mga souvenirs nila dahil Baguio. Okay naman yon, pero kasi ngayon, Burmans, expected natin na, yun nga, mataas ang gulay, especially yung mga kakailanganin nating pangrekado. 30 na lang. Tulad niyan. Ito, mababa to ngayon. Mababa to na yan. Pero hindi ko alam sa iba. Ewan ko rin sa mga malls or supermarket. Tapos syempre, hindi naman, iba-iba naman ang presyo ng mga binibilan natin eh. Iba-iba presyo ng palengke. Balintawak, Divisoria, Batangas, Zambat, sa palengke nyo, palengke dito. Tayo talaga mag-adjust. Anong gagawin nating pag-adjust? Number one, kung yung mga pangrekado nyo, sibuyas, bawang, luya, kamatis, mag-imbak na kayo. Kasi everyday nagtataas baba ang mga bilihin. Ito yan. Actually, ito, pakita ko sa inyo. Yung calamansi. Calamansi natin ngayon, mababa siya nung nakaraang linggo. Basta mababa siya. Ngayon, tumaas na naman siya. Tapos, yung ating, actually yung lettuce ngayon, paborito ng mga vegetable lover natin dyan. Mga gusto mag-salad, vegetable salad. Mababa ngayon ng lettuce, kaya bumili na kayo. Bumili na kayo ng lettuce. Ang lettuce lang ngayon, napakababa. Sure ball. Mababa siya. Tapos, nakikita nyo naman, yung mga paninda natin. Yan, yung ating, may grapes tayo, may apple. Medyo mababa siya ngayon, pero expected natin pagdating ng mga December, mataas na talaga yan. Yung syempre, Pasko at bagong taon. Tapos syempre, hindi naman lagi, sa mga may balak magnegosyo dyan, hindi naman lagi, winner ka, minsan magiging loser ka rin. Pero tandaan mo, pagiging loser or winner, nakadepende kung paano mo siya i-handle. For example, loser ka nga! Sabihin natin na nalugi ka, nagtayo ka ng ganyan, tayo ka ng negosyo. So, hindi na ibalik yung puhunan mo. Pero, hindi ka talo doon. Paano ko nasabi? Kasi, syempre, doon sa araw-araw naman na nagdaan, nasasabi mo na dapat pala ganito, dapat pala ganyan. May natutunan ka, di ba? Para sa susunod na magne-negosyo ka ulit, tataguyod mo ulit yung anak buhay mo, may idea ka na. Di ba? Tapos lang ang saba. Malapit nang mabuntok. Kasi ba? Sabato 50. Dalawang apple. Dalawang apple to, te. Magka? Is it sa paninda mo? Okay na okay. Okay ba? Okay daw yung presyo natin dito. Tinda muna tayo. Yun nga yung sinabi ko kanina. Walang talo, walang lagi kang walang as in panalo or lesson learned lang matututunan mo pag gawin ng negosyo. Kaya katulad ko, kumuha ka na. May matututunan at wait lang. Tapos, papakita natin, for example, ang negosyo mo is gulayan din. Katulad ko din kayo na magugulay din. Yung mga ganito, ayan o, nakita nyo, nabubulok na siya.
may mga other way kung paano nyo ulit siya marirecycle. Parang sa papel, parang sa mga plastic, at para sa mga ex nyo. Charot! Paano nyo siya marirecycle? Ito, tulad nito. Babalatan nyo siya. Yan. Babalatan nyo siya. Magiging ganito, di ba? Matatanggal yung mga sira. Babalutin nyo siya. Ire-repack nyo. Gawin nyo sampu-sampu. Ganyan. Wala man tayong ano eh. Wala naman tayo. Wala naman masama doon actually. Kasi, for your own sake din naman nyo. Para syempre, dagdag magamaano nyo lang din yung puhunan nyo. Or baka tubo nyo na lang yun. Yun na lang yung asikasuhin nyo. Paganda yung maigi. Yun yung mga papayo ko lang sa mga katulad ko magugulay. Tsaka konting tiis, konting pasensya, lalo na sa mga customer mo. Siyempre, nakakasalamuha mo iba't ibang uri ng tao every day, every hour, every minute. May mga masusungit, may mga mahaba ang pasensya, may mga nagmamadali, may mga talagang sobrang barat. It's okay kasi iba-iba nga ang personality ng tao. Nasa sa atin din yung umano rin natin sila i-handle. Siyempre, gusto natin ng bend. Hindi naman natin habol yung makisama tayo sa kanila or something na makuha natin yung loob nila. Ang sa atin, siyempre, mga benta talaga tayo. Yun yung pinaka number one doon. Either masungit sila or ano, huwag nyo silang batulan. Huwag. Number one yun. Huwag. Kasi, hindi naman sinasabi ko na tama yung customer is always right, pero parang ganun ako. Kasi customer din naman ako, minsan pag namamaling, kaya ako, ayoko rin naman sumitan ako, mas gusto ko yung naasikaso ako. Ganun din yung ginagawa ko sa mga customer ko. Diba? Mas masarap yung ganun kung what you get, what you... kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, gawin mo rin sa kapwa mo. Diba? Yun lang yung may papayo ko. Tapos, good luck sa mga magninegosyo dyan. Mahalin nyo yung hanap buhay nyo. Mahalin nyo yung negosyo nyo. Mahalin nyo yung ginagawa nyo. Kasi at the same time, and the end of the day, meron niyang comeback. Meron kumbaga siya na may sukliyan. Baga. Tsaka, focus lang sa mga goals nyo. Focus lang doon. Huwag na huwag kayong panghina ng loob. Huwag na huwag kayong susuko. Kasi sarili nyo lang talaga. Sarili nyo lang yung tutulong sa inyo. Huwag kayong de-depende sa ibang tao. Sa lahat or something. Sarili nyo. I-build nyo yung sarili nyo. Pagkatiwalaan nyo. Trust yourself before trusting others. Thank you.